Chase, 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 Chase. Chase, Chase, come here. Sit. Sit. Sit, sit, sit. Sit down, sit down. Chase, Chase! Chase! Come here, come here! Chase! 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 Chase, 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 Chase. Chase, come here, come here. Chase, come here, come here, come here, Chase. Oh, say hi. Nakaligo mo lang, ha? Chase, come here, Chase. Chase, Chase, Chase. Come here, come here, come here, come here. Chase, 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 Chase. Oh, sit down, sit down. Sit down, nice. So, by the way, my name is Rolly Rimus. Kaya po ako nag-video is to inform you na yung alaga kong kaso is Milana. And actually, first time ko talaga po mag-alaga ng aso. And sad to say, wala. Actually, yung aso kong si Chase, na nilagaan ko siya. And wala ko, mapapalaki ko, pero hindi pa na. Ang purpose ng video nito is to share may natutunan ko sa pag-alaga ng aso. And by the way, si Chase nga pala is napasa akin siya July 1, 2019. And then inilagaan ko siya. Bigay kasi siya ng father ko. And yung asong to is sobrang kulit. Sa una, ano siya kasi pakalat sa kalsada. Pero ano siya, kahit makalat-kalat lang siya sa kalsada, I know, yung asong yun, iba yung tingin ko sa kanya talaga. And yun na nga, inuwi ko dito, after yung pagka-uwi ko, inalagaan ko siya. After 5 days, yung 5 days na yun, nagpag-alaga ko sa kanya, is natutupad ko siya matulog, kasama ko siya gusto na ako pumunta, and tapos, ang dami namin ginagawa. Tapos yung tipong kapag uwi akong galing school, lagi ko siyang naabutan dito, hinihintay niya ako. And then, yung dadampi sa tita ko,
Tapos, yung mga ngagat, yung pero hindi yung totally kagat, ay, namimiss ko na yung mga ginagawa sa honey cheese. And, yun, tapos, hindi ko inaasahan, suddenly, nawala. Because of parvovirus. So, ngayon, ang topic natin today is about parvovirus. Actually, kaya ako nalaman kung bakit parvovirus ang ikinamatay ng aso ko is sumali ako sa dog association or sa group sa mga Facebook. So, kung merong kayong alagas na aso or beginner pa lang kayo sa paglalagay ng aso, magandang tips is magtanong sa mga professional or sa mga nakakatanda. I mean, kung sino yung matagal nagkaalaga ng aso. Kasi sasabihin ko sa inyo yung aso nyo, parang kaibigan nyo na yan, parang part ng pamilya nyo. Eh, paano pa kaya pag tumagal ng tumagal, as in, mapapamahal na sa inyo yan. And kaya sabi ko sa inyo, ang una kong tips, kaya ko nalaman na parvovirus, yung ikinamatay ng aso ko, is nung pagkasali ko sa group ng Dog Association, Dog Philippines, sa group page, doon ko nalaman na hindi lang pala yung aso ko ang nagsasuffer ng ganong sakit ng parvovirus. Ang parvovirus is unang kahinaan niya, symptoms is matamlay, hindi nakain, parang naninibago na siya, parang hindi niya na ginagawa yung dati niyang ginagawa. Tapos ito yung pinakamalala. Bukod sa hindi siya nakain, nasuka siya ng dugo, natai siya ng dugo, at mabaho na talaga yung tae niya. Pero actually, ang dami kong nakita sa group. So kung gusto niyo talaga sumali sa group, ilalagay ko yung group link sa baba para makasali kayo sa group na yun. And I, sabi ko sa inyo, marami kayo matututunan. And meron na nga tayong mga tips ay mga sintomas. And then after nun, nalaman ko talaga na siya parvovirus is nung nag-post ako na sabi ko kailangan ko ng tulong sa aso ko. And nag-hits naman yung mga parabang nag-trending sa page namin yung post ko na yun na anong kailangan kong gawin sa aso ko na si Chase, kung paano ko ba malulunasan yung sakit niya. And then, ang dami nag-comment kasi yung group na yun is maaasahan mo talaga. Dog Philippines, ayun ata yun, Dog Philippines. Then, sabi nila, parvovirus daw yung sakit ng aso ko. And, so, kasi yung aso ko kasi 3 days na siya nagaganon. Nung last day ng 3 days, is doon ko lang siya naagapan, yung parang doon ko lang siya nalagyan ng gamot, home remedy. Ito nga pala yung mga home remedy kung wala kayong masyadong budget na veterinarian, kung wala kayong masyadong pampakumpain sa aso nyo. Ang home remedy is luyan dilaw, asukal na ilalagay sa tubig. Pangatlo is yung kailangan, nadidehydrate kasi sila eh. Tapos meron din, pwede mo din silang lagyan ng, ano yung inilagay ko? Egg yolk. Yung pinaghalo-halo ko yon, tapos inyo ko. The problem is, huli na ang lahat. So, ang tip ko sa mga nag-aalaga, hanggat maaga pa lang po is, alagaan na po natin yung alaga natin. And hanggat may kung may nararamdaman na po yung aso natin, nakakaiba, is much better na ipaalam na po kaagad natin sa mga veterinarian. And yun na nga po, sad to say, makikita nyo naman po sa video kung gaanong kasigla yung aso ko. Natakbo-takbo. Ginagawa ko nga rin siyang model, pinapotography ko rin siya. And yun na, hanggang sa nawala na talaga. And wala na talaga akong magagawa. Sa tingin ko, baka hindi pa talaga siya para sa akin or may other purpose pa si Lord na dapat kong focusan, mag-focus. So, wala tayong magagawa. Pero, ang the best nun is, nilibing ko siya. Kasi, actually, sabi ng father ko, itapon ko na lang daw. Pero, hindi ko kaya eh.
Kaya ang ginawa ko, inilibing ko siya. After ko siyang inilibing, yun na, inilibing ko na siya. Nag-decide ako na hindi muna ako mag-aalaga. 6 months or above, hindi muna ako mag-aalaga. Kasi ang sakit na mawala. Actually, dito sa higaan ko, dito siya katabi, matulog. Gumagawa ako ng mga assignment, dito ko siya kasama. And, yun na. At, ang tip ko lang talaga sa inyo, mahalin yung alaga nyo hanggat meron pa yung alaga. At kasi, ang sakit mawala para kayong nawala ng tunay na kaibigan talaga as in na tao. Kasi yung aso, parang tao na rin yun. So, yun lang. At sana makatulong tong video to sa mga nag-aalaga ng aso. And sana po kumalat to. And thank you. Basta po maraming po salamat sa panonood. And don't forget to like, share, and to subscribe to my channel. And actually, ano po ngayon, malungkot kasi wala aso ko. Pero dapat maging masaya. At yun nga po ulit. Don't forget to like and share this video and to subscribe to my channel for more videos. And maraming po salamat. My name is Rolly Natix. And thank you for watching. Bye-bye.